Sabi nga sa inyo, nung isang araw, di ba, ano sinabi natin sa inyo, baka akala ninyo, itong mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na pagsupil, panlulupig sa sambayan ng Pilipino. Halimbawa, yung mga patakaran na ipinatutupad, kapag ka gumawa ka ng para maiwasan na merong ano ho, merong pagkumparahan, ha? Magkaroon ng comparison. Yun ang ayaw na ayaw ng administrasyon ngayon. Comparison saan? Bibigyan ko kayo ng halimbawa yung ginagawa ni Vice President Lenny Robredo. Simple lang naman eh. Yun naman eh, tungkulin niya yun, hindi lang bilang isang mamamayang Pilipino. Lalo-lalo na siya'y nasa pwesto eh, di ba? Vice President siya ng Pilipinas, kaya kailangan niyang gawin yun, kailangan niyang pangunahan, di ba? Ang pagtulong sa mga nangangailangan sa abot ng kanyang kakayahan. Eh yun lang ang kakayahan niya. Ang Vice President naman eh, wala namang budget yan eh, di ba? Hindi nila binibigyan yan. Katunayan, pati, di ba, binigyan kunyari ng pwesto, pero yung pwesto, kaya binigay yun, sinadya yun. Yun eh patibong para sirain siya. Eh wala sa isip ni Vice President Robredo yung gagamitin sa kanya yon para walang hiyain siya, di ba? Kasi hindi siya nag-iisip ng masama. Di ba? Naikukwento ko sa inyo, si Mayor Lim, malimit siya pagka nagkukwentuhan kami. Wala kang maririnig dyan na pinintasan niya yung ibang politiko? Wala. Ang pinag-uusapan namin, kung ano yung tama. Pero wala siyang tinutukoy na si ganito masama, ha, mali ang ginagawa. Hindi namimintas yan kasi hindi niya trabaho yun eh. Di ba? Ang trabaho niya, gampanan niya kung ano yung kanyang trabaho. Ano yung kanyang tungkulin, responsibilidad. Pero pag ang tao, wala namang ginagawang masama, kamukha niyan, si Vice President Lenny Robredo, pata sisiraan mo, di ba? Oh, yan po, bakit nila ginagawa yon? Para yon magsilbing mensahe nila sa lahat ng politiko. Katunayan, alam nyo yan eh. Hindi lang ninyo siguro naliliwanag, na-analyze na mabuti. Halimbawa, yung kay Biko Soto, di ba, nung unang ideklara ang pandemya, at nagdeklara ng mga protocol sa ilalim ng quarantine na yan, mga kaibigan. Hindi ba siya yung pinaka aktibong alkalde na agad meron siyang mga formula at mga kasabay ng mga hakbang na kanilang ipinatupad? Maliban sa kanya, walang gumawa nun eh. Di ba? So, nakita ng taong bayan, yung malimit nating sinasabi na parang ibon yan eh. O, katulad niya, marami silang nasa gobyerno, marami silang politiko. Parang ibon yan, na kapag lumipad yan, nakakita naman kayo ng mga ibon, yung kawan, di ba? Nang ibon na sabay-sabay lumilipad, di ba? Ang gandang tignan. Pero ewan ko kung nakakita kayo na dyan sa kawan ng mga lumilipad na ibon, merong isang ibon na humihiwalay. Ha? At ang mapapansin mo, pag nangyari yun, yung humihiwalay na ibon, hindi ba? Gumagawa ng sarili niyang exhibition. Samantalang yung kawan ng mga ibon, sabay-sabay ang exhibition yan eh. Hindi katulad nung humihiwalay,
yun ang mapapansin mo. Hindi ba? Eh, wala eh. Puro bunga nga lang ang narinig natin sa iba. Sa ibang mga alkalde. Oh, meron pang isa, yung sa Marikina. Okay din yun, mga kaibigan. Yan, iilan lang sila, oh. Sipin mo, sa laki ng Pilipinas. So, ano ginawa? Ha? Pinagbawalan sila, di ba? At katulad din, yung sinasabi ni Panelo kay Vice President Robredo na huwag kang magpa-publicity kung gagawa ka. Ha? E, maari ba yon sa isang presidente at sa isang vice-presidente para malaman nilang may ginagawa yung tao? Di ba? Kasi lalo na kung hindi mababasa ng tao yan, hindi malalaman ng tao yan, eh, ano mangyayari sa tao? Mawawalan ng pag-asa. Hindi ba? Yung ginagawang yon, ang sinasabi ho na masama, na ipamalita mo, eh yung hindi ka naman opisyal ng gobyerno, tumutulong ka, pero meron kang ibang motibo. Wala naman motibo si Vice President Robredo dahil opisyal siya ng gobyerno eh. Vice President of the Philippines siya, mga kaibigan. Second highest official of the land siya. So, ano motibo niya ron? Hindi ba? Wala naman eh. Ano gagawin niya? Panonorin na lang niya kung anong sinasabi ni Presidente Digong niyo. Ganun ba yun? Ha? Eh di ba, yun na nga ang mensahe nun sinasabi ng mga siraulo, katulad ng nagsabi nun, na huwag daw publicity, ha, ipamalita, na tumutulong si Vice President Robredo, mensahe yun para sa iba. Hindi lang kay Vice President Robredo. Huwag kayong gagawa na mapapansin kayo. Ha? Kasi magkakaroon ng pagkukumparahan. Magkakaroon ng comparison na bakit si Vico Soto may ginawa. Bakit yung Marcy Teodoro may ginawa. Bakit si Vice President Robredo may ginawa. Eh sila wala. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Pananakot ho yun eh. Mga kaibigan eh. Kung tutuusin ninyo. Yun ay mensahe ng pagbabanta, ha, sa ibang mga politiko. Sapagkat inihahanda na nila yan. Meron na silang, alam ba ninyo sa COMELEC? By February, ha? By February 2022, ilan ho ang magre-retiro sa COMELEC? Alam ba ninyo? Wala nang matitirang commissioner o mataas na sa commission, ha? Yung commission mismo na binubuo ng chairman at ng mga commissioner, yung si Guanzon, yung babae, mga kaibigan, matatapos na ang term noon by February 2022. At may isa pang commissioner, halos magkasabay lang sila na magre-retiro sa COMELEC. Hindi ba kamakailan may in-appoint dyan na COMELEC officer sa election officer sa Davao? Ang gandang babae, ewan ko kung talagang maganda yon. Sa litrato, maganda eh. Parang inasa sweepstake, maganda rin daw yun eh. Mga kaibigan, yung padrino ni Sinas, ha? Kung ba't daw siya na-appoint na PNP chief, mga kaibigan. Oh, eh isipin ninyo, eh halos ang matitira na lang dyan, eh puro mga appointee ng kasalukuyang administrasyon. At pagka sa 2022, nagretiro yung dalawa pang commissioner, mga kaibigan, eh lahat ng yan, appointee nila. Oh, di ba? Oh, kaya,
dito hindi ka pwedeng ano eh. Lahat inaanda na nila. In preparation na yan. O yun sa ombudsman na itinalagang overall deputy ombudsman na kung tutusin ninyo, mas mataas lang ang tawag sa ombudsman. Di ba pinakamataas dyan, ombudsman? May mga deputy yan eh. Oh, meron pang isa, yung overall deputy. Yun ang susunod. Yung overall deputy ombudsman, mas powerful yun kaysa sa pinaka-ombudsman. Oh, parang sa custom yan, kung gagamitin ang kapangyarihan, eh, may commissioner yan, di ba? Oh. Pero, pag ginamit ng deputy commissioner for enforcement, ang kanyang power, ha? Ang kanyang kapangyarihan, eh daig niya ang kapangyarihan ng customs commissioner. Bakit? Kahit makipagsabwatan ang customs commissioner na kurap sa mga smuggler, ha? Aprubahan niya lahat ang paglabas ng kargamento. Shabu, papayagan niya lahat makalabas yan. Droga. Eh, pwedeng hulihin yan eh. Kung gagampanan nung Deputy Commissioner for Enforcement ang kanyang kapangyarihan. Ganong ka-powerful yung inappoint na Deputy Ombudsman, overall Deputy Ombudsman. Alam niyo yon, dalawa na yan. Yung COMELEC, inihahanda na para sa gusto nilang manalo. Ha? Lahat eh, ginawa rito eh. Mabuti sa ibang administrasyon, mandadaya sa eleksyon, ang ihahanda, yung COMELEC, di ba? Yun. Ngayon, bahala na kayong maglabo-labo, hindi pinakikialaman kung ikaw ay gusto mong tumakbo, nagpapublicity ka, kasi gusto mong makilala ka at may paalam na tatakbo ka, di ba? Oh, hindi kayo ipapakialaman kasi karapatan nyo yun, di ba? Oh, eh karapatan niya mag-appoint, di ba? Karapatan niya mag-appoint. So dito niya ngayon sa karapatan niya gagamitin ang pambabraso kung paano nila mawawalang ya ang kapangyarihan ng taong bayan sa pagboto. Kung paano nilang babaliwalain ang importansya at kahalagahan ng boto ng bawat mamamayan. Di ba, mga kaibigan? Ganun lang. Ito hindi. Para saan yung ombudsman? Kung sakasakali, hindi magtagumpay ang katarantaduhan inihahanda para sa eleksyon sa 2022. E tiyak na, ang daming makakasuhan dito, ang daming pagnanakaw dito eh. Di ba? Na nangyari. Lahat labag sa batas eh. Mga kaibigan eh, yun nga lang, sa PITC, ito'y isang government corporation sa ilalim ng Department of Trade. Di ba? Lahat ng mga kontrata, mga bibilhin ng gobyerno, eh ito kakausapin nila. Isipin mo, natambak dyan yung mga dapat na bilhin, i-deliver sa gobyerno, natambak dyan. Hindi nagamit yung pera sa PITC. At dahil dyan, tumubo ng tumubo yung pera. Mahigit 30 bilyon ang nakaparada lang dyan na idle, mga kaibigan. Hindi pinakinabangan.
Ha? Oh. Yun ba? Akala ba ninyo walang masama ron? Labag sa batas yun. Mga kaibigan, meron batas pala yan ayon sa ilang senador na after 1 or 2 years, kinakailangan dispatchahin ninyo, ibalik ninyo yung pondo kung hindi nyo nagamit within 2 years. Ha? Ibalik ninyo sa national government yung pera. Mga kaibigan, hindi nagamit na pondo. Ito hindi, tumubo eh. Tumubo pa ng mahigit 1 bilyon. Ang daming pera ng Pilipinas. Mga kaibigan, hindi ba? Labag sa batas yun eh. Sabi ko nga, rule of law yan eh. Oh, hindi ko mo walang sinasabing ninakaw ninyo yung pera o binulsa nyo yung pera kahit intact yung pera. Ha? Kahit hindi nagalaw ang pera, eh pero may tuntunin ng ang batas eh. May batas eh. Na dapat sundin eh. Ano tawag mo ron? Rule of law yun eh. Mga kaibigan eh. So pagka nalabag mo yan, nasisira yung batas. Example lang yun. So pag hindi nagtagumpay yung ikinakamadang mga manipulasyon para sa eleksyon, siyempre, pag hindi nagtagumpay ang kandidato, sino mang mga kandidato nila sa susunod na eleksyon. Tandaan nyo, pag nakalusot pa rito ang mga tao ng kasalukuyang administrasyon, eh wala na ito, Pilipinas. Private property na itong Pilipinas ng INCIC at ng kasalukuyang administrasyon. Oh, mga kaibigan, tandaan nyo yan. Last card dito ng mga Pilipino. Ha? Kaya ngayon, di ba, Bonifacio Day, yan ang itatak nyo sa isip ninyo. Ang mga mamamayan ay may karapatan, may tungkulin, ha, para ipagtanggol niya ang kanyang bansa. Oh, tungkulin mo yan, mga kaibigan. Kaya nga, ang sabi, tularan natin. Ha? Makakala ninyo, regardless ito kung ano man ang reliyon mo. Ha? Basta't ikaw ay mamamayang Pilipino. Oh, kaya ano man ang reliyon mo, tungkulin mo yan sa bansa mo. Katulad din ang ginawa ng mga naunang Pilipino kasama ng mga bayani nating nagtanggol, ha, at nakipaglaban para sa bansa at mamamayan. Mga kaibigan, yung ombudsman ang magiging trabaho noon eh para i-absuelto sila. Sipin mo, yung ombudsman tapos may overall, di dalawa sila. Katunayan eh, lahat ng kaso dyan eh kayang manipulahin ng overall deputy ombudsman. Oh, mga kaibigan, eh lalo pa ito parehong ang inupo dyan eh, naging abogado ni ano eh, di ba? Ni President Digongyo. Mga kaibigan, yung overall ngayon na inappoint. Ano daw ito? Lawyer, accountant. Eh, sipin ninyo mangyayari. Sa dami ng nangyaring corruption dito na ni isa, eh walang nakasuhan. Eh, sipin ninyo. Oh, para saan pa yung opisina na yan? May kabuluhan pa ba yan? Wala na eh. Mga kaibigan eh, yan tandaan natin. Yun ang purpose, bakit sila nag-appoint na dyan. Di ba? Oh, kaya nila tinanggal yung dati dyan. Eh, sabi eh, mandurugas daw yun. Eh kay mandurugas yun, kay hindi, mga kaibigan, ang dapat nyo mapansin, ang dami kasing katiwalian eh. Di ba? Na walang pinatunguhan eh.
Oh, at tayo ba nag-iisip ng masama? Ba hindi. Hindi masama na i-anticipate mo ang pwedeng mangyari. Hindi ba? Masama ba 'yon? Hindi masama. Oh, ibig sabihin lang noon kahit wala na sila sa kung sakali mawala na sila sa pwesto, etong kwan. Ito magiging gagampan ng papel nito yung mag-absuelto ng mga kaso laban sa mga nagnakaw sa kasalukuyang administrasyon. Alam nyo, dito sa kasalukuyang administrasyon, ang maibabahagi lang natin ha, sa mga nakikinig kung paano ninyo i-analyze ang mga issue. Simple lang. Dito hindi mo kailangan maging matalino. Hindi. Sintido common lang. Ang gagawin mo lang dito, i-connect the dot mo. Di ba? Parang puzzle. Di ba? Nakikita nyo eh. Sa bata may puzzle, di ba? Yung binubuo-buo na ganun, di ba? Oh. Bubuuin mo lang. Pagdudugtong-dugtongin mo. Makikita mo ang connection eh. Hindi mo kailangan maging genius o maging political scientist. Hindi mo kailangan yon. Oh. Kung matandain lang tayo, yun lang. Kailangan kasi sinusubaybayang mabuti ang mga issue. Yung sinasabi natin na kaya nila pinipigilan ng iba na ano yung makilala ng tao, malaman ng tao na pinipigilan nila magkaroon ng comparison. Eh, ang dami pang, kasi lilitaw, mas maraming maayos. Marami pang pagpipilian, yun ang mangyayari kapag ka, kaya nila pinipigilan, sinusupress, hindi ba, na makapagsalita yung iba. O kaya hindi sila makapasok sa issue. Ha? Lahat tinaharang sa Senado, nakaharang yung mga senador na hindi mo alam kung paanong nanalo. Ang binabantayan niya, yung kilos at galaw ng mga kapwa nila sa Senado, halimbawa, na posibleng tumakbo. Ha? Yan eh. Binabantayan ang kilos ng mga kalaban para walang makaporma. At ang gusto nila, ang laging ibabalita mo lang, yung sa gobyerno, parang sa komunista, ganun ang ano eh, sa bansang komunista. Sa China, kung ano lang yung gusto ng gobyernong malaman ng tao, yun lang. Wala nang iba. Hindi katulad dati, di ba, free for all eh. Di ba, kasi ano tayo eh. Democratic country tayo supposed to be. Oh, mga kaibigan. Eh, doon sa panahon nga ni Marcos eh. Eh, sabihin mo nang martial law kasi noon eh. Di ba? Martial law. So, dictatorial yun at saka yun ay suppressed. Pero, ang daming nakapagsasalita nun. Oh, mga kaibigan. Diba? Yung pala, kakandidato rin. Eventually, yung iba. Marami sa kanila. Hindi nangyari ito eh. Alam nyo yung kay Marcos, yung periodo ng o yung martial law period, pwede nilang i-justify yun. Sapagkat yun ay martial law. Ito hindi. Masquerading as democratic. Pero, ang totoo, masahol pa eh. Mga kaibigan eh. Sipin mo, mumurahin kayo pagka ano, bababuying ka. Pag minura ka niya, kasunod na pambababoy. Ina, lalaitin na pagkatao mo. Pati pamilya mo, idadamay nila para matakot ka. Hindi ba? Oh, mga kaibigan, ganun ang gagawin sa'yo. Kaya yung sinabi kay Vice President Lenny Robredo,
Pag-aralan niyo mabuti. Yung sinabi ni Panelo na huwag ka daw magpa-publicity, pananakot yun. Mga kaibigan, ho? Ano yun? Threat yun. Banta, ha? Kay Vice President Robredo yun. At saka sa mga nagbabaka sakaling makatakbo sila sa susunod na eleksyon, anumang posisyon. Gusto nila sila masusunod. Kung sino mga mauupo. Si Kapersi Lapid, umabanan. Lapid Fire! Nakapagtataka eh, may NHA tayo. Pauhulugan yung lupa, yung bahay. Ba't di nyo nalang ibigay? Di ba? Para matapos na ang kahirapan ng mga Pilipino. Masyado nang agrabyado ang mga Pilipino sa dami ng pinagkakakitaan ng mga nasa gobyerno. Oh, gusto nyo tuusin yung malampaya funds? Di ba? Yung pondo sa langis na kinikita. Saan napupunta yan? Naipaliwanag na ba yan? Puro ninakaw lang lahat yan eh. Kani-kanino lang napunta yan eh. Mga kaibigan, oh, sino ngayon ang may hawak? Yung Dennis Uy, di ba? Oh, malampaya. Natural resources. Ang natural resources, pag-aari ng sambayanan yan. Katulad sa ibang bansa. Kaya ang mga tao, hindi na kailangan magtrabaho. May sustento na sila ng gobyerno. Ha? May disenting mga tirahan. Bakit? Pag-aari nila yung langis eh. Hindi pag-aari yun ang mga nasa gobyerno. Sila Gloria, ang laki ng pakinabang na kinita riyan, di ba? Sa malampaya. Oh. Wala. Eh di lalo yan yung ginagawang exploration ngayon ng langis dyan sa West Philippine Sea na pinaya pumasok sa kasunduan. Itong gobyerno, ang pumirma si Kusi, di ba? Yung damuhong, mayaman daw yung damuhong yan, pero alam nyo, naniniwala ba kayong pag mayaman, di magnanakaw? Eh yan nga, mas grabing magnakaw eh. Si Gloria, di magnanakaw yan? Ba? Eh di hindi siya si Gloria, baka nagpapanggap lang na si Gloria yan, yung inappoint na yan. Natatanggap ng pisong sweldo isang taon, ba, hindi ako makapaniwala si Gloria nga yan. Baka nagpapanggap lang yan. Kasi ang alam kong Gloria, magnanakaw eh. Si Kapersi Lapid, umabanan. Lapid Fire! Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Mayor Olivares! Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nangyari.
Ang pag-